Guys, samahan nyo ako magluto tayo ng daw. Oy, by the way, sa mga bago sa akin channel, this is Lipstick Mama Vlog, Buhay Probinsya. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe. So, ito yung ano namin guys, abuhan tawag sa Bisaya. So, ang gagawin ko nito is mag-aapoy tayo. So, dinampot ko yung gaas at ilalagay ko yung half nung cup nung swakto na gaas, konti lang. Tapos, lagay ko dyan sa may, ano, sa may abo. O, abo ang tawag niyan. Then, ang gagawin ko next is, magtutup-tup ako nitong kahoy panggatong. Dari sa Bisaya is, asugnud ang tawag aninia. Tapos, pinopinohon ko yon siya. Tapos, inikapino aninia. Kana-kana siya, pino na. So, dadun ako ni siya dito sa abuhan para maoni siya ay magdulot og siga sa atong kalayo. So, akong buhaton ini guys, ako ani siyang balay-balayon aning akong duha ka bugdag-dagko nga nauna na kumbutang kaniha. So, karon inikoman ako ani balay-balay kay nagikuha ako og lighter, tapos nikuha ko gamay nga kahoy, ako gisilaban tas ako ang ibutang iduslit dito sa may gaas nga nauna kaniha nga gibutang nako. So, after ani guys, ang akong buhaton is ayan, bumalik ako sa kusina dahil tinanan ko yung apoy kung tuloy-tuloy ba. So, ito, inarrange ko naman yung table kasi may mga ulam na tira-tira, tinakpan lang. Kasi, alam mo naman, dito sa probinsya is ganun talaga ang style dito sa amin. Then, ito, may dala ako ng hiwaan. Ayan yung aking kalabasa. Tapos, hihiwaan ko yung kalabasa. Ayan. Hihiwaan ko siya, nanghihiwain dahil ito yung una nating lulutuin. So, ayan siya. Pasensya na kayo guys, maingay yung motor. Kasi may motor na dumaan eh. So, ayan, tinanggalan ko siya ng buto. Yeah, I removed the seeds from the pumpkin. So, haluan ba natin yung English kasi pag hindi natin ang English is yung iba, hindi makakaintindi what I'm saying. Oh, so, ayan, kinakatul na yung pumpkin. So, after ko nito ikat, meron din tayo nito mayamayang ibang klaseng gulay. So, ayan. Binilisan ko na siya kasi baka maboring kayo. So, ayun. Binilisan ko siya ng binilisan, ng binilisan, ng binilisan. Ayan. Tapos, tapos na. Tapos, sumilip ako sa kusina kung tuloy-tuloy ba yung apoy. Then, next naman nito is yung ating kalabasa, ilagyan natin ng tubig. Ibaba natin sa tubig yan para matanggal yung dumi-dumi. So, next naman is meron akong talong. Itong talong na to is nagmula dito sa aking garden. So, remember my garden. So, ayan. Last harvest na siguro to o may sumunod pang maliliit. Kasi pareng bagyo. So, ayan guys, hiniwa ko na siya ng hiniwa. Ilan lang ang kinuha ko gawa ng meron akong tinra para gawin namin torta. So, hiniwa ko siya ng hiniwa. After nitong hiwain, ay atin siyang huhugasan. So, ayan. So, ihahalo ko ito siya dyan sa may kalabasa. So, nilagay ko siya sa kabilang side. Then, meron tayong malunggay. Itong malunggay na to, ito ang bibigay sa atin ng gatas. Dahil, kaya ako nagugulay guys, nalaoy kasi kailangan ko ng gatas. More milk for my baby. So, ayan na ako sa kusina. Nilagay ko na yung kawaling malaki at nilagay ko na yun ng tubig. So, ang gagawin ko naman ito guys is tatakpan ko yan at pupunta ako sa labas. So, samahan nyo ako sa labas dahil may kukunin tayo doon sa labas. Ang kukunin natin sa labas is kukuha tayo doon ng lemongrass. Lemongrass is tanglad in Bisaya. So, maad to tas ubos guys ini. Ubus aning among kusinahan na tapos mukha ta dito og duha ka punuan nga lemongrass nga tanglad sa Bisaya na siya o sa Tagalog. Oo, tapos ayan ang lemongrass guys. So kukuha ako nito dalawa, ayan, napitas ko na yung isa. At hindi ko alam kung alin dito ang aking pipiliin. Pero, ayan. Yan, final na yan. Kinuha ko na siya. So, after nito, is balik tayo sa kusina. Ayan.
Ang gagawin natin sa kusina is tutupiin natin yan. Hindi na kailangan hugasan kasi hinugasan ng ulan niya dahil panay ang ulan ito sa amin. Magdamag. So, yun. Malinis ang lahat. So, ayan na. Nilagay ko na siya sa tubig. So, ang gagawin ko niyan is lagyan ko siya ng asin. So, ayan guys. May dala-dala ako niya ng asin. So, ito yung asin na konti. Ayan. Kasi mas maganda na una yung asin dahil yung dahon hindi siya mag-iiba ng kulay. So, yan siya. Nagliligpit ako ng mga aking kalat dahil ilalagay ko ng una ang kalabasa. Kumulo na ang tubig. So, ilalagay natin yung kalabasa. Pag nalagay natin ang kalabasa niyan, antayin natin lumambot yan. Tapos, pag lumambot ng konti, isunod natin mamaya yung talong. Ayun. So, ayan. Lumambot na siya kasi down na yung kalabasa. So, ilagay ko na yung talong. So, yan si talong is kunting ano lang yan, kulo. Dahil manipis lang yan, madaling maluto yung talong eh. Tapos, after nito, ang ilalagay ko naman is yung ating, alam nyo na, panimpla. So, maglagay tayo nito ng malunggay muna. Tapos, lagyan ko yan ng bichin. Hindi ko alam kung bakit hindi nakita yung bichin. Ayan na pala ang bichin. Sunod dito ang bichin, guys. Ayan, bichin ang kasunod niyan. So, para lumasa. Pero huwag masyadong marami kasi hindi maganda sa katawan. So, ayan guys. Ako kasi pag nagluto nito, hindi ko siya tinatakpan para hindi mangangamoy pagkaing baboy yung dahon ng malunggay. So, ang gusto ko, preserve yung kanyang kulay. Light green. Yung green lang na yan. Ayoko siyang magkulay. Ano siya? Magkulay dark green. Yung parang yung lutong-luto. So, sinihipan ko siya guys dahil humina yung apoy. Dahil ang panggatong dito sa amin is basa. Panayulan kasi. So, basa man siya. Kani siya. Ako na siyang gitilawan. Tapos, medyo okay na siya. So, ako magpapasalamat sa inyo guys. Bye-bye!